Kumbaga, yung mga prof namin, may mga binibigay na PowerPoint. Isa to sa mga pwedeng gamitin. Uy, tama na! Oh my God, ayaw niyang mag-exit. Welcome back to another vlog. Sorry, medyo natagalan ako sa pag-upload. Ulit ng bagong vlog. Medyo naging busy kami for online school works and nalalapit na rin kasi yung exams namin. Long exams and final exams. So, kailangan ko siyang paghandaan and kailangan ko makapag-comply sa mga requirements na pinapasend ng mga prof namin. So, ngayon lang ako nagkaroon ulit ng medyo maluwag na time. So, for today's video, ayun, i-share ko sa inyo yung meron sa aking iPad. Matagal na itong nirequest, pero nirequest lang ulit to sa akin ng isang viewer nung nakaraan. So, naisip ko, why not, diba? So, bago ang lahat, make sure to subscribe to my channel, click the like button, and also turn on the notification bell para lagi kayong updated kapag meron tayong mga bagong uploads. If you're interested, then please keep on watching! So, ayun, this is my iPad, and as you can see, flip cover lang siya. So, open natin. Ayan siya. Tapos, this is the iPad 6th Gen 2018. So, 128GB po ito. And, binili ko to for school purposes only. Tapos, bakit ko pinili na 128GB? Books namin is mostly e-books, yung mga soft copy, yung mga PDF. So, nagre-require yun ng malaking storage, kaya yung 128GB. And, i-share ko sa inyo yung isa ko pang backup. If ever na mapuno man tong nasa iPad ko, then, ayun, meron akong isa pang backup. So, mamaya, i-share ko yun sa inyo. Pinindot natin tong Touch ID. So, yan. Yan yung lock screen ko, yung parents ko. Kasi, gusto ko lagi ma-remind ako na sa tuwing bago ko mag-aral or sa tuwing bago ko buksan yung iPad, sila yung una kong nakikita. Para, alam nyo yun, ma-inspire ako, ma-motivate ako kung para saan yung mga ginagawa ko sa school. Siyempre, para sa kanila yun, mostly. Ito naman yung aking home screen na wallpaper. So, babalik na rin ko yung camera if i-flip ko para mabasa nyo na maayos. Some took 4, some took 6, some took more, and now they're doctors. Suffer now, doctor later. Nakita ko lang to dati kasi nung first year ako, medyo nahirapan ako mag-adjust sa med school. Tapos, andun yung andaming breakdown, andun yung andaming moments ng iyakan kasi sabay-sabay yung exam, yung quiz, tapos alam mo yung nag-aral ka, pero hindi ka umabot sa passing grade. So, pag ganun kasi, ang ginagawa ko, naghaharap ako ng mga quotes, mga wallpaper, or anything na makapagpamotivate sa akin. And then, ayun, nakita ko tong wallpaper na to. Yan, mga laman halos ng photos ko. Dati pa kasi to, pero hindi ko na dinidelete. Yan, pag kami practicals kami, dito ako nag-aaral. So, ito, hindi to originally galing sa akin. Galing to sa klase ko. Kasi, ganun sila. Pagka alam nila yung mga structure, ganyan, isi-share nila sa GC. Tapos, isi-save namin para lahat kami nakakapag-aaral. So, yan. Kung makikita nyo, halos puro, ano, related sa school works. Meron pa nga dito yung ano yun, sa Ana Lab namin. Last year pa yan. Hindi ko pa rin dinidelete kahit wala na kaming Ana ngayon. Yan. Ito talaga. Ito nakakatawa yung ano, clock. Kasi kung makikita nyo, ang dami kong alarm. Yan. 4:30, 4:45, 5 a.m. Parang kada, 5 minutes, 15 minutes yung alarm ko. Ganun kasi ako mag-alarm, guys. Eh, kasi, halimbawa, kailangan 6 dapat yung gising ko, halimbawa. So, kailangan 5, nag-a-alarm na ako. Kasi, syempre, marami ka pang gigisingin dyan.
gigising mo pa yung utak mo, yung diwa mo. Kaya nag-extend pa ng mga 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes. Tapos, alam nyo yun, mas nagigising pa yung kasama nyo kesa sa inyo. So, ako ang dami kong alarm, pero ano, ang hirap kong gumising, lalo na sa panahon ngayon, na yung body clock ko kasi sanay na mas gising ako sa gabi. Ang pangit ng body clock ko ngayon mula nung nagka-COVID. Okay. Ganun din ba kayo? Yung ano, kada 5 minutes nag-a-alarm. Ayan, oh, di ba nasa thank you na agad? Ayan, para siyang PowerPoint. Pwede mong ganyan. Okay. Ayan. So, pagka yung mga prof namin may mga binibigyan na PowerPoint, isa to sa mga pwedeng gamitin. Uy, tama na! Oh my God, ayaw niyang mag-exit. Yan. So, yung next naman is ito, WPS Office, Polaris. Parang katumbas niya is MS Word. Tapos, itong iUSB Pro, mamaya ko na yan, i-discuss sa inyo. Siyempre, yung Share It, kapag hindi gumagana yung AirDrop, yung Share It, yung aking kaakibat. Tapos, ito talaga, yung Google Slides, tsaka Google Docs. So, ano nga bang meron sa Google Docs? Ano, para siyang MS Word, so pwede kayo mag-type-type dyan, ganyan. Tapos, halimbawa naman, meron kayong group activity. Dito nyo tong tatlong bilog dyan. So, lalabas yan. Tapos, share and export. Nga naka-blue, yung link sharing, ayan. Yan, oh. Link sharing turned on and link copied. Tapos, punta kayo dun sa share. Yan. So, dito, ma-enable mo kung sino yung pwedeng makapag-access. Maka-access pala dun sa document. Pwede kayo mag-type ng email ad. Halimbawa, ano, yung email ad ko. Ayan, ganyan. Tapos, isesend mo na lang na pwede ka nang makapag... Isesend mo na lang para mag-notif dun sa may-ari ng email ad na pwede na siyang makapag-edit. Tapos, dito naman, mas madali ito eh kasi yan. Who has access? Dito, pipindutin nyo yung editor. Para kung sino man may access dito sa ano, sa... tawag dito sa document, makapag-edit. Kasi pagka pinindot yung viewer lang, wala, mabaview nyo lang, hindi nyo ma-edit. So, yun, editor. Tapos, after nyan, pindutin nyo ulit yung tatlong bilog. Tapos, share and export. Then, copy link. Send natin sa messenger. Send ko sa sarili ko. Yan. So, buksan natin. Yan. So, once na nabuksan nyo, punta kayo sa Google Drive. Yan. Google Drive. Ito na siya. Accessible na yung file. Yan. Pwede na kayong mag... type. Ganon. Alam nyo, sobrang useful ng Google Docs sa aming mga estudyante kasi... halimbawa, meron kayong mga group activity, tas ano, kailangan sabay-sabay kayong mag-edit kasi syempre, time-consuming kapag ka, ano, isa-isa niyong ipapasa, tas may isang magko-compile. Ito namang Adobe. Yan. Ito, puro PDF to. Pwede rin kayong makapag-open ng PowerPoints dito. So, ano meron dito? Pwede kayong mag-highlight. Yun yan. Bawa, ito, reminder. Yan, highlight. Tapos, pwede kayo magpalit ng color. Halimbawa, gusto nyo blue, ganyan. Tapos, halimbawa, gusto nyo naman mag-underline. Yan. Underline. Pwede nyong, ano, i-adjust. Halimbawa, general concept serving as a guide. Yan. Pwede rin kayo magpalit ng kulay. Gusto nyo, violet. Yan. Kayong Apple Pen, yan. Pwede kayong magsulat dyan. Yan nun.
itong liquid text, recently ko lang to na-discover sa friend ko, si Tini. So, halimbawa, ito, leiomyoma. Gusto mo siyang i-highlight. Ayan o, hindi mo na kailangan, kagaya kanina na, hindi mo na kailangan gaganunin mo pa, hindi na. Nade-detect na niya kung isang word ba siya, ganyan. Ayan, tapos may mga colors din. Pink. Halimbawa naman, ayaw mo ng mga colors na nandyan. So, pipindutin mo itong ito, iba't ibang kulay. Ayan, tapos, marami naman choices, pero ito lang yung choices. Tapos, halimbawa, gusto mong palitan yung mga andito. Drag mo lang. Halimbawa, gusto ko ito, gusto ko yan. So, i-drag lang natin. Palitan natin yung yellow. Yan! Yan na siya. Tapos, pwede kayong mag- underline. Kung meron kayong Apple Pencil, madali lang gamitin itong parang pen. Gaganan niya lang. Choy. Siyempre, kamay lang yung gamit ko. Finger lang. So, medyo iwa-iwa lang yung underline natin. Pwede rin kayong mag-highlight. Halimbawa, itong chapter 20 to highlight natin. Yan. Diba? Dali lang. So, pwede nyo burahin. Ito yung eraser. Burahin natin to. Yan. Hindi mo na lang ang ganun-ganunin. Isang ano lang, isang try ulit natin. Isang stroke lang. Ganun lang. Pwede rin kayo magpalit ng kulay. Tapos, pwedeng malalaki yung size ng highlighter nyo. Halimbawa, ganyan. Diba? Mas malaki kaysa kanina. Pwedeng mas maliit kung ayaw nyo ng malaki. Parang ganyan. Ganun lang. Sige, murahin na natin yan. Since ECQ, bawal muna daw yung face-to-face na klase, sabi ng Chad, kaya online classroom muna kami. Kaya yung Google Classroom, mga Edmodo, kung alam nyo yan, yan yung mga gamit na platform ngayon. Yan yung nakaregister na dalawang class sa Google Classroom ko, yung Parma tsaka Pato. So, paano ba mag-a-add dyan? Add nyo dyan, pindutin nyo, join class, ganon. Tapos, yung class code na galing sa teacher nyo, i-type nyo dyan. Tapos, matik na, lalabas na dito kung ano yung class na sinalihan nyo. So, yun lang naman yung laman ng iPad ko. Mostly, wala siyang masyadong keme-keme. Talagang pang school ko lang siya ginagamit. Kaya ako binili. So, ito yung sinasabi ko sa inyo. Yung Apricot, ano to, USB na OTG. So, paano ba 'to ginagamit? Ano 'to ha? 32 gig lang 'to. Pero okay lang kasi yung 128 gig, di naman agad-agad nauubos 'yun. Tapos ito kasi ginagamit ko kapag yung kailangan ko magpa-print agad. Kailangan ko may mga i-save na kung ano-ano. Saksa ko siya dito. Yan. Tapos, madedetect na niya. So, allow. Ayan. Tapos, ito na yung mga files. Ito pwede sa phone, sa iPad. Tapos, ito naman kabilang side. Pwede sa mga laptop, sa PC. Insert nyo lang. Tapos, yan. Pwede na yung magpa-print. May dati na akong ganito, nasira, na bali siya. So, laking panghihinayang ko rin dun. Kasi, magkano isang ganito? Nasa 1,000 something yata kung di ako nagkakamali. Tapos 32 gig nga lang pala to. So, check nyo na lang sa Kim Store na page sa Facebook at saka sa website nila na kimstore.com ata yung mga ganitong OTG. Meron din silang 16 gig sa pagkakaalam ko. Tapos, ayun, dali niyang dalahin. Pwede niyo siyang sabitan dito ng tali kung gusto nyong ma-personalize yung OTG nyo. So, yun lang guys yung laman ng iPad ko. Kung estudyante kayo, sana meron kayong mga nakuha na info or yung mga apps na pwede nyo palang gamitin for school. So, kung ako nga tatanungin, kung college pa rin ako ngayon, kung nagpa-pharma pa rin ako, sana alam ko na, sana kilala ko na agad yung Google Docs noon pa man. Kasi sobrang accessible niya sa bawat isa. Kasi yung link lang naman, basta marunong ka lang mag-share ng document, andali na lahat kayo makakapag-edit na. Okay, so wrap up na tayo. Thank you guys for watching and see you on my next one. Bye-bye!